Hello guys, good afternoon na welcome back to my channel guys. So bale, matagal-tagal na rin ako guys hindi nakapag-upload ng video dahil nga dito. So nagkaroon ako ng astigmatism. So hindi ako nakapag-upload ng mga videos nakaraang mga araw. So ngayon guys, may bago na naman tayong content. Yung content ng ating vlog ngayon guys, paano nga ba natin pataasin yung hatching rate or fertility rate ng ating mga alagang manok. At kapag na-incubate na natin, mas marami yung napapipisa natin. So, nagiging mas mataas yung ating hatching rate. So, ito guys yung vlog, yung content ng ating vlog ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano natin pataasin yung hatching rate and fertility rate ng ating mga alagang mga manok. So, kung bago ka pa lang guys sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para update ka sa mga videos ina-upload ko. So, ano pa initin natin? Tara, gawin na natin to. So, balik guys, yung una nating gagawin guys, yung, syempre, yung mapuproduce, yung nagpuproduce ng mga itlog. Syempre, yung ating mga parent stock. So, yung unang gagawin natin guys, yung conditioning of our parent stock. Yes, ito guys, yung ating mga parent stock na ating kinukondition. Ano nga ba yung ginagawa ko? So, balik guys, yung experience ko dito guys, base lang ito sa ginagawa ko at na-experience ko guys paano ko mapataas yung fertility rate at hatching rate ng aking mga manok. So, bali guys, yung una natin gagawin, syempre, kailangan natin pagpurga sa ating mga alagang manok. So, bali guys, napupurga lang ako rito sa ating mga alagang manok ng once a month or twice a month. So, after 2 weeks, pinupurga po sila yan guys. After yung ginagawa ko, pinapaliguan ko muna. Tapos pagpaliguan, pinupurga ko. After pagpurga, magbibigay na ako niyan guys ng vitamins sa kanilang mga patubig. Siyempre, kailangan din nila ng vitamins sa kanilang katawan. Bago, after ko magbigay ng vitamins, magbibigay din ako ng tubig. So, bago ko sila guys na pupurgahin, so pinapaliguan ko muna sila ng gamit yung mga termites na removal or mga feather shine. Yun yung ginagamit ko pang paligo dito sa aking mga breeder stock. Tapos, pag after ko ng paligo sa kanila, pinupurga ko na sila. After pinupurga, tapos binibigyan ko na sila ng mga ng tubig na mayroong mga vitamins na kailangan ng kanila mga katawan. Okay? So, pagbigay ko na mga vitamins guys, salita na yun guys, ngayon vitamins after 3 days, magbigay ko ng tubig. So, salita yung vitamins, tubig. Para hindi naman yung masyadong ma-immune yung ating mga manok sa puro lang vitamins. Okay, so, ang next na gagawin ko guys, ito, pagbibigay sa kanila ng feeds. So, bali guys, yung dating binibigay ko sa kanila yung mga feeds, yung mga DIY. So, okay yun guys, yung mga DIY na feeds na kung saan ang kukuha natin sa ating mga kapaligiran. So, bali, since ngayon guys, napuproduce na ako na may sinusupply na ako mga sisiyo, so kailangan kong mapataas talaga yung fertility rate ng ating mga alaga manok. So, yung ginagamit ko dati una guys, yung mga feeds ng mga Gallimax 3. Yes, mura po siya guys, tapos yung one sack of feeds na Gallimax 3, yung kulay pula, is 1,350 plus. Since yun yung ginagamit ko. So, bali yung result guys, sa dito sa aking mga manukan, okay naman yung result, pero yung hinahabol mo talagang fertility, yung magandang pangatawan, yung kano, pero hindi talaga na-achieve guys. So, since ngayon, nagpalit na ako ng aking mga feeds sa aking mga alaga manok. So, pinalitan ko ng Bimig na Integra 3000 Plus na mayroong probiotics. So, yun guys. Dahil nga, yung ginamit ko na yun, pero mas mahal lang yung guys sa doon sa ating mga ibang feeds. So, nakakalaga ng one sack ng 1,535 yung isang sako. So, yun guys. Palit ako ng ating patuka sa kanila at yung result maganda naman guys at maraming mga itlog na mayroong mga similya at yung makikita natin guys sa ating mga breeders, sa ating mga parent stock, mga healthy sila at maganda yung hubog ng kanilang mga pangangatawan. So, bali guys, papakita ko muna sa inyo yung patuka ko sa aking mga alagang manok.
Okay, ito guys yung gamit ko, Integra, product ng BMEG na Integra 3000 Plus, na meron na po siyang vitamins, meron na din siyang minerals, probiotics, prebiotics, fibers at amino acids. So pagkapaito guys yung itsura nating Integra. Yan po guys yung itsura niya ng Integra 3000. So bali kung bibili ako nito guys ng one sack guys, nilagyan ko rin ito ng mga ordinary concentrate. Ito, parang itong mga ito, yung mga para mga grains yung guys. So bali dinadagdagan ko yun ng 5 kilo na ordinary concentrate at hinahalo ko rito. Okay? So bali guys, maganda yung result ng ating mga ng itong patuka na ito guys sa ating mga alagang manok, kasi nga maganda yung naging hubog ng katawan at walang nanghina, malalakas yung ating mga parent stock. So kailangan talaga natin yun guys, yung malalakas at healthy yung mga parent stock sa pag-produce ng healthy rin ng mga itlog. So ito guys yung ating patuka sa kanila. So mas maraming nagkaroon, pinagaluan ko rin ito guys ng mga grains para sure natin guys na maganda yung magiging resulta sa ating mga manok. Okay? So pwede naman guys yung pagbigay ng mga DIY ng mga patuka para makatipid sa ating mga alaga manok na katulad ng kangkong, etc. na malunggay. Pwede rin yun guys nating gawin sa ating mga alaga. Since ngayon guys, nagsusupply kasi ako ng mga sisiyo, so kailangan kong habulin yung mga orders ng mga sisiyo na yun guys. Kaya gumamit na ako ng ganito mga feeds para maganda rin yung magiging result at marami rin yung harvest ng mga sisiyo natin. So pwede rin guys gumamit ng mga DIY na yun, since if nang kung nagtitipid kayo, since ako gusto ko rin magtipid, pero kung magtitipid din tayo, baka magiging tipid rin yung magiging result sa ating pag-alaga or pagka yung fertility rate at saka yung hatching rate ng ating mga sisiyo. Okay? So ayun guys yung sa patuka. Ngayon sa patubig naman guys, ang naglalagay din ako ng sa patubig nila na Betmen Pro. Tapos salitan tubig. Tapos sa next day maglagay ako ng egg 1000 para maganda yung pangitlog nila. So yun guys, at tsaka sa ilaw nila naglagay rin ako ng isang bulb lang na lid dyan. Yan para sa gabi para maiwasan yung lamukin sila. Tapos yung mga beddings nila. Dapat yung beddings guys palaging malinis, kasi napaka-importante din yan sa pagmamanok para hindi mas madaling mahawaan yung ating mga manok na mga sakit. Okay? Kapag okay na guys yung parent stock mo, napurga mo na, napaliguan mo na, nabigyan mo ng vitamins at minsan nga binibigyan din natin ng mga bakuna. So kapag ma-sureable na natin guys na maganda yung ating parent stock, healthy, at sigurado makaproduce ng healthy din na mga papisang mga itlog. So, punta na tayo doon sa paano i-harvest yung kanilang itlog. So, kung bali, na-sure mo na guys yung ating mga parent stock na healthy sila, maganda naman yung place na pinaglagyan mo. Ngayon, punta tayo sa pag-harvest ng ating mga itlog. So, bali guys, yung pag-harvest ng ating mga itlog. So, dito ko po guys nilagay. Pinakita ko ito sa mga videos ko. Yan po. So, bali ito yung mga itlog. Yan. Yan. So, sa pag-harvest guys ng mga itlog natin, so yung pag-start lang ng harvest, 1 to 5 days lang yung pag-harvest. At kung ilan lang yung harvest mo guys ng mga itlog dito sa ating ito, kung so 1 to 5 days na yun, kung ilang pirasong itlog, yun lang guys yung i-incubate mo para siguradin natin na buhay rin yung sisiyo. At dapat guys yung mga itlog nito guys kunin agad para hindi matapakan ng mga inahin na ito guys ng mga manok at maiwasan yung pagkabasag ng mga manok na mga itlog. Okay? So bali guys, kapag natapos natin i-harvest yung ating mga itlog,
yan, yung mga na-harvest natin mga itlog, guys. Ngayon, yung next natin gagawin, guys, syempre, yung paglalagyan ng itlog, yung egg incubator. So, bali, guys, ito yung nagiging result kung bakit mayroong mga breeders na kung saan kaunti lang kanila mga papisa. Kasi nga, kapag hindi maayos yung pagkagawa or pagka-adjust ng temperatura dito sa loob nating incubator, so magkakos talaga yun, guys, o magkaroon tayo yun ng resulta ng pagkamatay ng mga similya dito sa loob ng ating mga itlog. So kailangan natin, guys, bago natin isalang yung ating mga itlog doon sa incubator, so kailangan muna natin, guys, na i-check muna yung temperatura dito sa loob ng ating incubator bago isalang yung ating mga bagong harvest na mga itlog. Okay? So, since manual lang po, guys, yung ating incubator, yung aking incubator rito, manual. So, 3 times a day ko po ito, guys, na tinatorn yung mga itlog dito sa loob ng ating incubator. Pagka umabot na dito sa loob nating incubator ng 18 to 19 days, dun ko na, guys, ililipat sa may hatcher. Dito sa hatcher. So, dito ko na yan, guys, ililipat yung ating itlog na kung saan umabot na ito ng 18 to 19 days hanggang ito ay mapisa. So, napaka-importante talaga, guys, yung ating incubator ay ma-measure or matimpla talaga dito sa loob ng ating incubator, yung init dito sa loob ng ating incubator. Kasi nga, kung yung incubator mo ay sobrang mainit naman, so magkukose yun ang pagkamatay ng ating mga similya dito sa loob ng ating mga itlog. Kung masyado naman hindi masyadong mainit o maligam-gam lang doon yung init doon sa loob ng ating incubator, so hindi rin madedevelop na yung ating mga sisiw doon sa loob ng ating incubator. So yung style ko nga pala dito, guys, sa aking pag-incubate is yung dry incubation. Yung dry incubation, guys, hindi muna ako naglalagay rito ng tubig. Wala pa po yan, guys, na tubig. Doon lang po ako naglalagay ng tubig sa kapag malapit na mapisa yung mga itlog, 18 to 19 days. Doon ako naglalagay sa ating hatchery ng tubig. So, yun, guys, yung ating tubig sa ating hatchery. So ito, guys, bali 20 days na ito, guys, ito, nag-i-start na silang magbitak. Nag-i-start na magbitak yung ating mga itlog. So, hayaan ko lang dito yan, guys, sa loob ng ating hatcher hanggang sila ay mapisa. Okay? So, yun lang, guys, yung aking ma-share sa inyo kung paano pataasin yung hatching rate at saka fertility rate ng ating mga alagang mga manok. Okay? So, bali, guys, yun lang muna yung ating content sa vlog natin na yun, guys. So, yung na-share ko, guys, ng idea sa inyo based on my experience lang, guys, dito sa pagmamanok ng Rhode Island Red. So, hindi lang po yun sa Rhode Island Red, pwede din i-apply doon sa ibang breed na mga manok. So, sana, guys, nakatulong itong video sa inyo, sa mga baguhan pa lang sa pag-alaga ng manok, at sana makatulong itong video para sa inyo. So, yun lang, guys, thank you, guys, for watching.